Okay, so coding challenge tayo sa arrays. So ganito lang siya. So meron tayong naka-define na array. So naglalaman siya ng tatlong element lang. Tapos ipiprint niya yung pinakamalaki dito sa pinakamataas na number dito sa element. So sa pinakauna ay 45. So pag ginawa mo tong 55, dapat 55 yung lalabas. Tapos pag ito ginawa mong 66, dapat 66 siya. Okay. So yun. So gawin natin agad siya. Piprint lang ah. Bale, tatlong element sa isang array, sa loob na isang array. Tapos ipiprint niya yung pinakamalaki dito sa element na yun. Dapat dynamic siya, ano. Okay, so yan, parang ganyan. And then if nums 0 is greater than nums 1. And so dapat end siya kasi kailangan maging true tong dalawa. Parang kasi ang pinaka-logic dito, i-test mo to isa-isa. I-test mo to isa-isa. Ito yung ipiprint mo pag mas malaki siya sa dalawang to. Okay. Ito yung ipiprint mo pag mas malaki siya sa dalawang to. Tapos ito yung ipiprint mo pag mas malaki siya sa dalawang to. Okay. So, ngayon, yung if natin ang una natin, ang parang pinaka-logic natin, itong element sa index 0, which is ito, ay mas malaki dito sa 55 dahil na siya, index 1 siya. At kailangan mas malaki siya dito sa index 2, which is itong malwang na to. Tapos ang gagawin mo ay piprint mo tong num 0. Same lang din dito. So, elif ang gagawin natin. Elif. So, kung ito ay mas dapat, ito yung piprint mo. So, ito ang piprint mo. Pag mas malaki ito kaysa sa unang number or yung number sa index 0. And mas malaki ito. And mas malaki ito sa index 2. Okay, yun yung piprint mo. And pwede mo na siyang i-else. Ibig sabihin, wala na eh. Ito na yung mahuhuli. So, print mo na lang itong ganito. Okay. So, ginagamit itong end kasi kailangan true itong dalawa. Kasi pag ginawa mong or, kahit ito ay false, tapos ito ay true. Kahit may isang false sa kanila, magtutrue yun. So, kailangan end siya. So, Python main.py. So, 66. Pag ginawa mo itong 77. Yan. Tapos ito 88. Ayun. Same lang din naman. Kahit ito ay magkapareho. So, 99. Okay. So, hindi natin alam kung alin din yung mas malaki. Sa pantay sila. So, yun.